guys, I'm back. It's me again, Million, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, ay mag-share lang ako sa inyo itong product na ginagamit ko for almost 17 years. And bibigyan ko rin kayo ng mga tips kung saan naman talagang makakatulong ito para sa ating mga flowers. So without further ado, let's go ahead and jump for another bit. Tara! Narinig niyo naman na meron akong product na ginagamit for almost 17 years and right now ginagamit ko pa rin po siya. And ano nga ba itong product na ito guys na talagang natulungan ang aking skin na maging lighter at the same time talagang nai-scrub niya lahat ng mga dead and dried skin na meron ako. So huwag na natin patagalin pa, ipapakita ko na sa inyo ang product. Tadang! Ayan o, kitang-kita nyo ang ganda ng packaging, di ba? And ito po ay Spa Milk Abony Salt. Ayan, I've been using this one for almost 17 years at ito po ang ginagamit kong scrub sa aking body. Pagpasensya nyo na po kung dirty ang aking mga kamay. Pero kakaligo ko lang, hindi po talaga agad-agad nawawala yung hair color. Kasi meron akong mga client na nagpa-color ng hair dahil puti ng kanilang mga hair. And ito yun, hindi pa siya matanggal. And balik tayo dito sa ating Abony Milk Salt na kung saan talaga namang na-enhance niya at mas napalighting niya ang ating skin. And ang ganda-ganda nito gamitin guys kasi sobrang bango. Ayan o, bukas na yan kasi ginamit ko na talaga yan. At sabi ko nga sa inyo, until now ginagamit ko pa rin siya as a body scrub or spa. Kasi kahit na gumagawa ko ng mga DIY product ko or DIY things ko para sa aking skin is ito kasing Abony, matagal ko nang ginamit since dalaga pa talaga ako until now na meron na akong family ay ginagamit ko pa rin siya dahil iba talaga ang natutulong niya sa akin. Mas lalo niyang napalighten ang aking skin at the same time, nare-remove niya po ang aking mga dead skin. O, di ba? Perfect. Kasi nga daw, itong Milk Spa ay nakakatulong na matanggal ang mga dead and dried skin. And also, pinaka-importante guys, ang mga, gaya nito, tingnan nyo yung kamay ko, di ba? Ayan, meron siyang paso, meron siyang sugat na very light. And by after a month, hindi nyo na po yan makikita. Dahil din sa Abony Milk Spa, yung mga dark spot or scars na maiitim ay mapapaputi niya. Kung kaya naman, hindi nila napapansin yung mga scars sa katawan ko dahil talaga namang nag-light na at naging maputi na siya dahil sa tulong din itong Milk Spa Soul. O diba, ang ganda-ganda naman guys ng product na ito. And ang sabi dito, ayan, babasahin ko na lang din para sa inyo. Abony Spa Milk Soul. Spa Milk Salt is also a skin whitening product with milk formula and natural spa salt benefits. O, diba? It provides nourishment to your skin with a pure milk, arbutin, and alanchin. O, arte! It removes dirt deposits, I think, in dead skin cells from the body, giving you a new radiant skin. O, ang ganda, diba? O, yun. So, sa mga hindi pa nakakaalam dyan, paki-google nyo na lang. Huwag na natin pahabain itong aking explanation. Charot. Hindi, joke lang. Yun talaga yung nagagawa nitong Spa Milk Soul. O, diba? Ang ganda-ganda kasi niya scrub sa skin. Lalong-lalo na yung mga dating, diba? Kung mapansin nyo, napanood nyo sa Happy Simple Mom sa YT, yung dito ko is natalsikan ng maraming mantika. Pero ngayon hindi nyo na siya makikita kasi talagang nag-light na yung mga spots. Yun o, diba? Nag-light na agad yung mga spots ng mantika, natalsik ng mantika. Nawala na agad yung mga talsik ng mantika. And thank you so much. And isa pang tips para sa inyo guys, kung papaano nyo mapapanatiling mabango at fresh ang inyong mga flowers. Alam ko karamihan sa inyo alam na ito, pero
meron pa naman siguro hindi nakakaalam. And very helpful itong pagkain na ito at inumin na ito dahil talaga namang nagbibigay ito ng magandang aroma din sa ating mga flowers. And importante sa ating mga kababaihan na manatiling mabango at fresh ang mga flowers natin, diba? Actually guys, hindi na po ako gumagamit ng kung ano-ano pa mang feminine wash right now kasi talagang diba hindi naman talaga siya advisable na gumamit ka ng mga ganung klase ng mga soap sa ating napaka-sensitive na part. But eto yung isa sa mga tips ko para maging ma-fresh ang inyong mga flower. Chittering! It's a Yakult! Diba? Perfect na perfect talaga. Every day, umiinom talaga ako ng one Yakult every day or minsan two times Yakult in one day. Kasi talagang iba ang freshness na binibigay ng Yakult. At alam naman natin guys na ang Yakult ay mayroong 6.5 billion lactobacillus. Mayroon siyang 6.5 billion good bacteria. Inumin ko muna. And but bukod pa sa good bacteria na makukuha natin sa Yakult is talaga namang nakakatulong din siya na para maging fresh ang ating flower. Wala naman ito sa description ng Yakult pero talagang I mean ginagamit ko talaga yun or iniinom ko talaga yun everyday and very effective kasi talagang hindi ko naaamoy na bad smell ang aking flowers, diba? Kahit pa bumukaka pa ako ng ilang beses dyan, mabango pa rin siya. Charot. Basta after nyo magpunta sa CR at umihi, ay talagang, aba, ugas-ugasan nyo din pag may time. Pero iba kasi yung sinasabi ko na medyo merong mabaho na part yung ano, lalong-lalo na noon nung nagkaroon ako ng parang problems sa aking urine na meron siyang something. At napa-check up ko na siya and ayun, nawala na siya. Thank you, Lord. And hindi lang naman kasi dapat pala tayo pwedeng hindi lang porket nagkaroon ako ng ganun ay talagang ihihinto ko na ang pag-inom ng Yakult. Dahil nung mga time na yun, guys, talagang nag-iba yung amoy. Hindi talaga maganda sa pang-amoy ko. I mean, kahit ako mismo na may-ari ng aking flowers ay talagang hindi ko nagugustuhan yung amoy. Kaya naman talagang naging helpful itong Yakult sa akin. And marami naman akong naririnig din na talaga namang very effective itong Yakult. Basta uminom ka lang everyday, natutulungan niyang maging freshness ang ating flowers. And isa din pala sa mga very effective na makakatulong sa ating mga flowers guys ay ang Yogurt. O diba? One yogurt a day keeps the doctor away. Charot lang! Hindi, joke lang guys. Naman natin na ang yogurt ay may high protein, calcium, and vitamin. Meron din siyang live culture. Yun, yung parang ano. Ilalagay ko lang dito. Yung ano yung ibig sabihin nun. And ang ganda din ng yogurt kasi nakakatulong din siya sa ating heart. Talagang iba yung nagiging benefits ng yogurt sa katawan ng tao, guys. One yogurt a day, very helpful talaga. Yun lang yung masasabi ko. Hindi ako professional na magkikwento ng tungkol dito. Pero kasi, base sa mga na-experience ko, talagang isi-share ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea, diba? Kasi naman, guys, alam naman natin talaga naman ang flowers natin ay nagkakaroon ng bad odor or bumabaho talaga siya, diba? Hindi ko naman sinasabing lahat, pero talagang may times na kahit anong hugas mo, ay nagkakaroon siya ng mabahong amoy. And hindi yan maganda kasi alam niyo na kapag ganun, merong problema ang flowers niyo. Kaya, huwag na huwag niyong kalimutan uminom ng one Yakult in a day and also kumain itong Bogart. Kasi importante ito sa ating mga kababaihan. Yung flavor ng yogurt ko guys ay mango. Marami namang flavor yung yogurt. And maganda ito kasi nakakapag-low stretch siya. Alam niyo naman, healthy-healthy ako, diba? Kasi naman,
mukbang tamor. O, ayan, diba? Kain lang ng yogurt. Medyo pricey-pricey lang to, pero okay lang. Ang mahalaga, eh, meron tayong healthy and very refreshing aroma ng ating mga flower farms. O, diba? Paubos ko na siya. Ang sarap niya. Actually, wala namang hindi masarap sa akin. Mm. Ang sarap talaga nito, guys. So, yun yung mga best tips ko sa inyo, guys, para matulungin kayo sa inyong mga flower farm na maging fresh at mabango. And yun yung best product kung saan ang abo ni, hindi man sila sponsored nitong video na ito, pero gusto ko talaga ipakita din sa inyo at i-share sa inyo kung ano yung mga effective ng mga products na pwede nating gamitin na nabibili lang kung hindi naman tayo mahilig mag-DIY, diba? So, I've been using that one for almost 17 years and itong yogurt in Yakult, maraming beses na, ilang beses na akong umiinom or kumakain ng mga ganun dahil talaga namang importante sa katawan nating mga tao yan. Hindi po yan ginawa para lang, ibenta nila or isale. Ginawa nila yung product na yan kasi meron tayong makukuha magandang beneficyo sa kanila, diba? At may magandang benefit sa katawan natin, diba? So, yun lamang, guys. Sana na-enjoy nyo to at sana nagkaroon kayo ng idea tungkol sa ating mga flower farm na sana nagkaroon kayo ng idea kung ano yung mga magagandang iinumin at magandang kakainin nating mga kababaihan para mapanatiling fresh ang ating flower farm. So, yun lamang. Sana na-enjoy nyo ang aking video. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for more upcoming videos. Bye for now. Keep safe, everyone. God bless you all. Bye-bye!